Yon, what's up sa inyong lahat mga kapapa. Ayan. Shout out sa inyong lahat. So ngayon ay pinipilit ko talaga makapag-fishing sa labas. At may mga spot tayo na discover. Yung bago nating spot na nakita, hindi ko alam kung spot ba tatawagin kasi hindi ako nakahuli. Dahil may nakita na naman ako ng lalambat. Namamanti doon sa gilid-gilid. Kaya in-stop ko na lang at umuwi ako. By the way, ngayon is ipapakita ko ngayon kung paano ako gumawa ng sabiki. Alam ko na marami na sa inyo nakakaalam kung paano gumawa ng sabiki. So gusto ko lang i-share, ipakita sa inyo kung paano ako gumawa. Baka may mapulot kayo sa akin at mag-comment din kayo sa ibaba kung ano yung way ng inyong paggawa ng sabiki. So wag na natin patagalin. Let's do it! So ang kailangan natin sa paggawa ng sabiki ay siyempre kailangan natin ng hook. Ito ang ginagamit kong hook. Mustard 5, 6, 7. Ayan. Pwede kayo gumamit ng ibang hook pero ito yung the best para sa akin at saka almost available sa lahat. Mustard. Okay. Mustard. Baka naman. Kasi ang mustard 5, 6, 7 ang size, then wala siyang ano, wala siyang eye. Kita ba? Walang ay. Walang ay po yan. And then, kailangan din natin ng yan. Itong ewan ko anong tawag sa inyo. Ang tawag sa amin nito is kristalin. May green. Para alam niyo ang kulay, baka hindi pa kayo marunong. Ito ay peach. Orange. Yellow. Ito pala pink. Green. Yeah, red. And white. Pag gumagawa ako, mas maraming white kasi ano talaga ito eh, minamatch-match ko siya. Bawat, tandaan nyo, yung isda, namimili din ang kulay. Iba't ibang isda, iba't ibang kulay ang gusto nila. So bumili na ako ng tigisang kulay kasi ang presyo lang nito sa amin is 5 pesos isa. Hindi ko alam kung magkano sa inyo. Dito kasi sa amin, 5 pesos isang ganyan. And then, kailangan din natin ng nylon. Halimbawa, ang nakatali doon sa hook is 6 pound. Then, yung leader ko, ang size naman is 12 pounds. Then, after ng leader line, bam, is 7. Yung main line niya is 20 pounds. Yung gano'n. Maliit. Palaki ng palaki. Ganun lang yung setup ko. So, meron akong nagawa na dito. Pakita ko sa inyo. Ito, meron akong nagawa. Yan. Maliliit. Ito yung hook na talaga. Yan. Yan. Ito na yun. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa. Gagamit tayo ng mas malaking hook. Yan. Kasi pag ginawa ko dito, baka hindi nyo makita kasi maliit. Dito natin gagawin. Yan. Para madali ko sa inyo mapakita at ma-demo. Dito natin gawin. Gagamit muna tayo ng pula at saka puti. Ito na lang. Pula. Yan. At saka white. Hindi ako nakabili nung isang white, yung mahaba, yung makintab. Nakalimutan ko ang tawag doon. Nakalimutan ko na. Mas maganda yun kaysa dito sa white. Kaya wala palang available kaya hindi ako nakabili. Iba-ibang isda, mga kapapang pwedeng mahuli sa iba't ibang kulay. Halimbawa, pinag-mix mo yung white at saka green, madalas dito mahuli yung mga talakitok. Pag red saka orange, yung mga matatapang na kulay na orange saka red,
pag pinaghalo mo yan, ang madalas kumaagat dyan is matambaka. Naglalagay kayo ng ilaw sa gabi. Ang mga bisugo naman, dalagang bukid, yan, to, red saka white. Yan. So, pag kayo'y ano, nang gumagawa ng sabiki, mag-experiment din kayo. So, lagi nyo lang tatandaan kung ano yung mga kumakagat na isda nyo sa ginagawa nyong sabiki. Okay. So, simulan na natin. May dalawang parts to, no? Ang itong crystallite. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo yung itong crystallite. Ito, ito yung makintab. Subukan nating hilahin yan. Yun, may papansin nyo. Yan. Mapapansin nyo makintab kaysa dito. Kaysa dito, ayan. Mas makintab ito. Ito yung kukuhain natin. Bilang lang kayo ng mga 10 o 12. Pero ako kahit di ko na binibilang, itansya na lang. Mahirap bilangin to, guys, no? Yan. So, ito mahaba, no? Pwede mo na siyang ikat. Kung ganito lang kalit ng sima, ikat mo. Pero ngayon, is didemo lang natin. Huwag muna natin ikat. Okay. And then white. Ang kulay naman nito is pag, ano, same lang yung paganyan at paganon. Same lang sila. Diba? Kita nyo yung kintab nito at kintab nun. Parehas lang. Dikunin natin dito sa taas. Mas madaling malagas eh. Okay. Iwasan nyo pag gumagawa kayo yung mahangin. Kasi nilipad-lipad din. Yung iba nga sinusuklay-suklay pa to eh. Okay, ito na. Mahaba to, no? Oh. Ito yung pula. Kita nyo yung haba nyo. I-cut ko na lang to. So, itatabi ko siya ngayon. Yan. Napapangitan ako. I-cut ko siya para maganda tingnan. And then, ito yung hook natin. Yan. Ganito ang lagay natin pwesto. Yan. Okay. Ang kinokopya natin yung dilis. Okay. Yan kasi yung kinakain ng mas malalaki sa kanila. Halimbawa, matambaka o talakitok yan. Ayan, nilagay ko yung nylon diyan, tapos itong isang nylon. Ipatong yung ganyan. Okay? Bilog siya din, ito ikot nyo. Teka lang ha, hawakan ko lang maigi. Kung mabilis masyado, ay ano nyo na lang, baguhin nyo na lang yung speed. Okay, yan na. Then hilahin nyo lang to. Masyadong mabilis yung pagkakagawa ko, yung setting dyan sa video, sa may dyan sa YouTube, anuhan nyo na lang, i-slow nyo na lang, slow motion para makita nyo. Napakasimple lang, no? Kita nyo guys? Napakasimple, no? Then yung line, ito may sobra yan, ikakat nyo yan, syempre. Ay, makat. Yan. Ganyan lang siya. Ngayon, para magmukhang dilis siya, kasi ang haba naman, mukha siyang pugita, ikakat nyo siya ng patulis. Teka. Yun.
Yun, no, di ba? Kasi pag nabasa na yan, mukha na siyang, ano, dilis. Okay? Tapos, ang line nyo, okay na yan, huwag masyadong mahaba. Okay. Ulit-ulit lang yun, guys, no? Gumawa kayo ng mga, depende sa inyo, kasi ako gumagawa ko ng mga anim para sa aking fishing, gamit ang mga fishing rod. Anim ang ginagamit ko, ginagawa ko. Ngayon, kung manual na sabiki ang gagamitin nyo, yung hand line, alam ko, mas maganda pag umabot ng mga 10, ganun. Lampas ba dun? Pag yung mga hand line. Sa pagtatali naman, papakita ko sa inyo. So, ito, 6 pound. Itatali natin siya ngayon sa 12. Ito yung magiging leader line. Okay? So, gagawa muna ako ng loop sa dulo para hindi ako mahirapan. Ito yung magiging kabita ng swivel. Kasi ito, isasabit ko to dun sa may mga sabitan ba? Sa pako. Mamaya, makikita niyo kung anong bakit ito ang ginawa, gato ginagawa ko. Lalo na pag mag-isa lang kayo gumagawa, malaking help talaga ito. Okay, so nakasabit na yung ating eye para sa may swivel. Ngayon, bibilang tayo ng 1 meter para doon sa mga gumagamit ng hand line. 1 meter ang layo nung first hook natin. Ito. Kasi yung swivel, minsan yung isda natatakot. But kung fishing rod ang gagamitin natin, eh wag naman natin paabuti ng 1 meter kasi masyado nang mahaba yon. And then, hindi naman ganun karami ang ilalagay nating fishing hook, itong mga sabiki. So, focus tayo sa may handline fishing. Okay. Halimbawa, ito hanggang doon is 1 meter na. Pag sa may fishing rod is iksian nyo lang. Pinaliit nyo lang yung handline fishing. Okay. So, gantong pagtatali niyan. Ito yung ating hook. Okay, ito sa gamitin ko. Yung ginawa natin kanina, ito. Ito yung ating leader line. Ito yung sa may hook. Ang ititira lang natin is mga 2 inches. 1, 2. Estimate nyo lang ha. Mga ganyan kaigsi lang guys. Leader line. Ipatong ang ating hook. Yan. Yung hook line. Then, ikot. Ikot nyo. Bayan, overhand nyo. Tapos, kuhain nyo pabalik. Ganyan siya. Then, pitch. Isa pa. Gawa kayo ng tatlo. Dalawa. Tatlo. Ano nangyari? Nakabit siya. Tali na siya, di ba? But, hindi pa yan matibay kasi pag hinila yan ang isda pataas, gagalaw yan. Hinila yan pababa, gagalaw yan. Ang gagawin mo ngayon, bawiin mo pababa. Gawa ka naman ng overhand sa baba. Yan, gawa ka dito. Kung anong ginawa mo sa taas, gawin mo din. Isa. Dahin mo. Isa. Dalawa. Tatlo din. Tatlo. Ngayon, ayusin ko lang itong pansinin mo ngayon.
Ilahi mo ngayon pataas, hindi na yan tataas. Yan. Ilahi mo yung pababa, hindi yan bababa. Kasi, nag-contra siya eh. Okay? Baba, hindi yan. Taas, hindi din. Ganun lang ang pagtali ng mga hook dito sa ating leader line. So, punuin natin hanggang 6. Okay. So, pagitan naman, mula dito sa unang hook, isang siko. Diba? Ito. Hawakan nyo, iunat nyo ganyan, tapos sa siko nyo dito. Yan, dito. Yan. Hindi naman kailangan eksakto, pero estimate nyo na. Yan, dito. Dito ulit tayo maglalagay ng another hook. So, sabit lang natin yung isa doon. Yan. Then, yung isa natin, uulitin natin ang paggawa. Okay? So, halimbawa, tapos na nating itali itong mga hook natin. Halimbawa, marami na yan. Okay? Yung sa dulo, gagawa kayo ng I. Yan. Ito. Gagawa kayo ng I. Then, ikakabit nyo yung lawang pa ang inyong sinker. Ngayon, dapat mong tandaan, kailangan mabigat yung sinker mo. Lalo na kapag ang mga hook mo ay umabot ng 10 pataas. Kasi once na nakahuli yan, malalakas yan, kaya na nilang itaas yan. Ito kasi 100 grams. Kaya na nilang itaas to. Ngayon, ang tendency nito, pag naitaas ng isda itong hook ng itong sinker mo, magkakanda bulbul yan. Okay? Kaya nga iniiwas natin eh. Ito, kung napansin nyo, ginawa ko, 1 or 2 inches lang ang layo nito dito sa leader line. Kasi iniiwasan natin mag ganun-ganun isda, mag bulbul. Ngayon, dahil sa maiksi siya, ang isda niyan ay ganyan-ganyan lang. Kung mahaba yan, aabot yan dito, bold-bold yan, problema mo na yan. Ngayon, ganito na kaiksi ang suggested ko. Dito naman sa sinker, kailangan, tansyain nyo, pag maraming hook, bigatan nyo. Pag konti, okay na itong ganito kabigat lang. Tansyain nyo, masakit din sa kamay yun, pag, lalo na pag manual. Kasi estimate nyo, pag napuno ba itong 10, halimbawa, napuno itong 10 hook, halimbawa, 6 na isda kumagat, kaya ba nilang itaas ito? Kasi kung naitaas nila to, yun talaga, problema mo yun, baka isang hulihan lang, umuwi ka na kagad. Dahil magbubuhol-buhol yan, itataas nilang ng isda to, magkadabuhol-buhol na. Hindi, wala ka na sabiki, gagawa ka uli. Okay? Ito yung sa ibaba, then yung sa may dulo, yung nagaya ng swivel. So, ito yung lagaya ng swivel. Yan. I-shoot nyo lang ganyan. Yan. Pasok sa loob. Yan. Magic! Diba? Okay, ganyan. Dito mo na ikakabit yung main line, which is 20 pounds. So hopefully, additional input na naman, additional knowledge para sa ating lahat, sa mga beginners. Thank you again so much sa inyong lahat, sa lahat ng mga tumatangkilik sa ating channel. Make sure na naka-subscribe kayo at naka-notified dahil lahat ng pinapakita kong demo at saka tutorial dito is malapit na natin magamit sa laon. Yun ang big surprise ko sa inyo guys. Yung magagamit natin sa laon, then ipapakita ko sa inyo kung paano talaga in actual gamitin. Okay? And shout out nga pala kay Tita Gem dahil meron tayong sponsor. Yun. Lucius. Thank you Tita Gem. And thank you so much sa lahat na nakapag-subscribe at sa mga hindi pa, subscribe na.
Okay, hanggang sa muli. This is Papa Vlog. Happy fishing! Bye-bye!